Hi. Okay, so dumating kami kanina mga alas dos, almost alas dos na kami dumating dito sa Bathurst, New South Wales. So galing pa ng Sydney, bumiyahe kami ng almost 6 hours sa van hanggang dito. So medyo malayo kasi malawa kasi itong Australia. So, kung titingnan mo sa mapa yung ano yung haba ng biyahe ngayon ng galing Sydney to Bathurst is almost the same ng sa atin from Manila to parang La Union. Mga ganun yung layo. So, medyo nakakapagod yung biyahe. Pero bawing-bawi, sulit na sulit naman sa ano, sa ambience, sa matadaanan mo sa ano. Talagang bawing-bawi kasi ang gaganda para kang nasa ibang bansa. Abang, hindi, para kang nasa US na rin, yung mga nakikita ko dati sa Facebook, parang ganun yung mga nakikita ko. Tapos pagdating namin dito, bali dumiretso kami kaagad sa dun sa pagkatrabaho namin para ma-meet namin yung boss namin. So yun, medyo syempre kasi English sila, bukod sa English marunong mo tayo mag-intindi na English talaga, kaya lang difficulty lang natin dun kasi yung Australian accent nila medyo mahirap intindihin, kaya maangapa ka talaga sa umpisa. So tangolan muna kami ng tango noon. So after nun na-meet namin, tapos dumiretso na muna kami dito sa hotel para may makapag-check-in kami, yung mga baggage namin, yung mga tala namin ay may ibaba namin yun. Tapos umakyat na kami dito sa taas kasi second floor kami. Ang taas ng hagdan. Eh, di namin kabisado yung ano yung elevator, di namin nakita na sa gate kasi maliit lang, parang kubeta lang kalaki na elevator. So naglakad na kami pataas hanggang second floor yata, may apat na hagdan yun na ano eh. Tapos pagkatapos noon, ito ah, napakaganda ng management ito kasi pagdating namin, nag-provide na sila na itong hotel namin kasi wala pang fully furnished namin na ano na apartment. So hindi pa yari. Bali sa hotel muna kami. Ano to, free of charge sagot at lahat ni ano ni management ano ng pagtatrabaho namin ni employer. Tapos binigyan pa kami ng $250 each na pambili ng mga kailangan namin. So, since na ano dito na taglamig, so yung mga priority namin bilhin like mga jacket, mga pantalon, tapos mga bonnet na bumili kami. So, tapos bukod doon, bumili rin kami ng mga groceries namin para may makakain kami nito for at least 1 week kasi wala kaming lutuan dito sa hotel. So, yun. Ngayon, papakita ko sa iyo yung mga napamili namin kanina doon sa $250 na binigay ng boss namin. Napaka ano, pinili namin yung mga mas mura na para mapagkasya namin 250, pero marami ka nang mabibili sa 250 Australian dollar. Sa so, ipapakita ako sa inyo, tara. So sa $250 na budget mo is ganito na mga mapapamili mo. So let's start with so sa una binili ko na kailangan namin is this safety boots kailangan natin sa trabaho. Blacksmith. So ito siya. Saan na ni size? Size 11 ako. So kinuha ko ano lang to siya worth $39 lang siya, $39. Hindi po siya pang babae, pang lalaki po to. Tas safety boots ito siya, as you know, bakal to, tas bakal din sa ilalim, may bakal to sa ilalim, tapakan is worth $39 yata. Oh,
Ano kami? $39. So, sulit siya. Tinanong ko yung kasama namin dito na ahead sa amin dito. So, nagtatagal naman to ng megit. Kulang-kulang 2 years. Wala. Kulang-kulang 2 years. So, another one is ito. Bumili ako ng chinelas. O, sabi natin may chinelas na ako. Kaya lang, baka hindi ito magtagal eh. Kaya bumili na rin ako dito. So, this is worth $10. So, $10 siya. So, ngayon guys, pagka bumili ka kasi dito, huwag ka nang titingin sa, ano, huwag ka nang magko-convert. Kasi mahihirapan lang ang loob mo. So, $10 yun. Then, bumili ako nito. So, this, bumili ako ng tatlong working pants. So, ito yung working pants namin. So, this is worth $30. So, itong tatlo na to, binili ko, this is already $90. $90 na to. Tatlo. Ito. $90. Tapos, bumili rin ako ng medyas dito. Dalawang pares siya, high socks. Ano to? $10 each. Yan. So ito $20 na to plus 90, 110 na to. 110 sabi natin 40 to di 150. $160 na siya. Yan na. So hindi pa tayo natatapos diyan. Meron pa tayong binili. Ito yun. So, syempre, kailangan sulitin. Yung 250, kailangan mo kasing bilhin na lahat ng pangailangan. So, bumili ako ng jacket since paano dito, pa winter na dito. This jacket worth, magkano nga ba? Yeah, $25. $25 lang to, so. Very, ano to. Cheap na to para dito. So magkano na tayo kanina? Tining. So 100 110 150 160 na siya plus 25 185. Bumili ako ng bonnet na $10. Tapos, bumili ako ng tatlong nga ba? Alam ko, dalawa lang. Yeah. Oh, dalawa lang na jacket. So, magkano ba siya? Hindi ako nagkakamali. Ang pinili ko to kanina, this is $15. Itong isa, $15. So, $2.30. So, yun natira ngayon. $105 na yun. So, hindi pa tayo nagtatapos doon. $205 na yun. So, may natira pa tayong $45. Bumili pa tayo ng mga needs natin. So, halimbawa ito. Ito, $4 lang ito. Tubig siya. $4 lang yan. Tapos, hindi ako ng tinapay. Binawasan ko na siya. Yan, dumili ako ng whole chicken na ano, na roasted. So, magkano siya? Nasa 15 yata ito. $15. Tapos, bumili pa ako ng mga fruits. Yan, nasa ref na. So, umabot naman siya ng 230. Ayun, so, after namin namili. So, nagpahinga na kami sa aming kanya-kanyang room sa hotel. Kasi, di pa kami nakakapag-bihis. At the same time, yung mga gamit namin, nakakalat-kalat pa. Kailangan ayusin. So, I think that would be for today.
kasi paggabi naman ah. Then see you on the next days or the following days, kasi hindi natin sure kung makakakuha tayo ng videos for tomorrow, kung anong gagawin. See you on my next video, mate.